Marcelino, and I am the owner of Ceramica Manila. And Ceramica Manila is basically an online shop. Nagla-live sell kami ng mga home decors, from home decors to garden decors, Halloween, especially Christmas. And then, let me give you a little tour here in our mini shop here in Valenzuela. So this is our shop, yung mga home decors. As you can see, super daming mga canisters and the plates, mga Santas, mga wreaths. Napunta ako sa ganitong business kasi ever since I was little, talagang nakitaan ako ng parents ko na baka I'm really into business kasi when I was in grade 2, I think, or 1, parang mahilig ako sa stickers. So, mayroon akong sticker book na dinadala sa school. And then, little did they know na binibenta ko pala sila yung mga stickers ko sa classmates ko without giving them yung mga sukli nila. Before ako mag-college or like 4th year high school, gusto ko magbenta ng mga parang makeup, authentic makeup brushes, yung mga authentic makeups, gano'n. And then, after noon, mahilig din ako sa nails. So, I tried to also sell yung mga press-on nails. Talagang always yung mga packaging, super nice, gano'n. So, I really enjoyed them, lalo na kapag photoshoot, ganyan, photoshoot ng mga products. I really love them. I really enjoy yung mga gano'ng types, gano'n. Nagplants din ako, yung plants super nagboom. Yun naman, yung plants business na yon, parehas ko yon sa boyfriend ko. So yung plants is hati kami, and then we deliver and then get the plants, ganon. Pag nag-deliver kami, talagang super nice. Parang pag hanggang naiisip ko siya ngayon, parang I'm super happy and I'm proud kasi umabot sa ganon yung parang ang lakas ng plants na yon. Nung nag-pandemic, hindi na makalabas. So, wala nang mga stocks, everything, ganun. Pero super hinayang ko nun kasi nung pandemic, doon nahilig yung tao sa plants talaga. Which is, kung may stocks ka lang, sobrang laki na ng nabenta mo, ganun. And tuloy-tuloy yon for sure. My sister and my mom, kasi used to love cooking and baking, ganyan. It's called Baked Manila. Talagang nag-boom talaga siya. Like, from cream puff, and then, nag-ano na din siya, parang naging cookies, and then meron na ding mga crinkles, meron na din. Nagkaroon, ang daming nagkaroon ni ate, mga lemon bars, brazo cupcakes, lahat yon. It's a small business, but you know, the person na mga umu-order, yung mga tao na umu-order is enjoying your product, ganon. Yun yung parang nakaka-fulfill. Nag-try kami magbenta ng pots. Then, nagsimula yung Ceramica Manila. Nagbenta sila ng pots, and then eventually, sinita na siya ng little decors. Ayun, little did we know, eto na siya. Is 23 and I still study at Mapua University. I'm in my 4th year na. Then I am industrial designer. From pots, nadagdagan ng mga small home decors, plates, ganyan. Nung nadagdagan kami ng mga home decors, parang okay naman siya and nag-boom siya. So, I told my mom na, why not ituloy na lang natin as home decor? Kasi parang dati, yung mga pots, I don't really feel it na few variations lang kasi siya. So, ako, I'm not super parang happy, but still, if may sales, diba? At least kasi ito, ang dami mo makikita, sobrang gaganda, it's high quality. And then, parang naaaliw din ako kasi if maganda siya. From January to mga, I think, June, home decor yung binibenta namin. June, July pa lang nagsastart na kami ni Mommy na mag-Christmas decor. Iba-iba yan. Birds, Buddhas, mga pineapples, cats, skulls, mga elephant and dogs, Japanese ladies, mga angels, ganyan. Super dami na parang kahit hindi namin gusto yung item or not so much. Yun yung ginagawa kong mindset na it's not for me,
Pero why not? Kasi if may makakita niyan and gusto nila, they're going to buy it anyway naman. So yun sa akin. Kahit hindi ko siya gusto, pero feeling ko may magkakagusto, yun, kinukuha ko siya. So parang sinesell ko siya. These naman, ayan, this one, yung mga angels natin, few Christmas items, the nutcrackers, ayan, pero madami pa ding ibang items, hindi lang Christmas. Hindi ako masyado nag-alay pa ng home decors kasi parang nasasad din yung customers ko na bakit hindi Christmas, ganun. So wala akong choice and happy din naman ako na kahit ano yung life ko, it's okay. So ganun din ako last year, the whole Vermont, puro Christmas items. On this side naman, these are the mugs. They are really, really nice na pati kami ng mom ko sometimes get our own items and then dinidisplay namin, but they are really, really cute. They are all ceramics. Ayan yung mga mugs and all the Santas. Ayan. Yung mga customers naman namin, mas madaming bumibili outside Manila. So outside Manila, usually may sinasabi nila may mga farm sila doon and then they're building their new houses, so they need home decors, ganun. Kasi here kasi in Manila, like lahat nung mga Christmas items, like punta ka lang sa SM or ang dami mong pwedeng puntahan para lang din makahanap ng mga home decors. Yon. So, wherein dito kasi, I find it na parang sinasabi nila na kaya dito na lang bumibili sa live selling kasi it's cheaper and it's nice quality din and it's very unique. So, yun yung talagang sinasabi nila, thumbs up for us na I can get our items to them safely. Meron din doon nakakapunta pa ng Aklan, Siquijor, mga Negros Oriental, Davao, as in everywhere in the Philippines nakakapunta. This side, ito yung mga gnomes natin. Ayun yung mga Christmas gnomes, ayan. Those are one of our best sellers also. Ayan, mga Christmas gnomes, everything. It's all about Christmas talaga. Metro Manila customers din namin are really amazed din how unique our items was. Pag sinasabi nilang, sobrang ganda neto. And then some says then na parang kapag fine-flex ko siya sa live, sasabihin nila, I didn't know that it was this big. So super sulit yung item. Kasi sometimes sa live, if I say na it's 10 inches, parang makikita lang nila it's 10. But they didn't know how big it was in person. So parang yon, mas dun sila natutuwa and then dun din namin nakukuha yung loob, yun nga, yung relationship mo sa customer na parang yun yung important sa amin, yung relationship. Kasi customers are really, really important and you have to cherish your customers kasi sila yung babalik sa'yo. And if wala din naman yung customers mo, wala ka din dito. So you don't have to be rude, you know, kasi lahat naman ng customer, hindi naman din alam lahat ng patakaran sa shop mo. So parang, you don't have to be rude. If may mga questions, just be patient. Kasi you don't know kung ano yung kaya nilang ibigay sa'yo pabalik. So you just have to be patient sa ganun. Here naman, these are yung mga XL sizes na Santa for the terrace. Ayan, sa mga patio, pwede to. Sa mga stairs, they are 2 feet tall. Usually, may mga customer talaga na nag-hoard ng mga ganyan for their gardens also. So, yan lahat, they are pwede mabasa. Our customers naman is really flexible. Some kasi, ang nangyayari is yung mga anak nila nakikita yung live selling namin, like napapadaan. Tapos sasabihin nila sa mom nila, Mommy, yung gusto mo, ganito. And then, yung mga moms nila, they would follow our page, ganon. So, yon. Pero yung mainly target customers namin are mommies. 30 to 55, parang ganun yung target market namin. Our prices product, yung mga ranges nila, like for example, yung mga ganito, these are 4 pieces for the set. Ayan, they are 300 lang. We also have yung mga 100 pesos, 150 for the small items, small Santas. We also have mga
mid-range, mga let's say, meron ding 750 to 1.5. But our highest price for the wall decors, ganyan, yung mga metal na wall decors, they are 4.5. Ayan, yun yung pinakamataas, 4.5. Ayan, these naman are one of our best sellers as in all time. Ayan, yung mga musical lanterns, ayan, they come with USB. So, if ayaw nyo magsayang ng mga batteries, may USB yan, saksak nyo lang. Or, pwede din naman if ayaw nyo yung mga may wire-wire, meron silang battery na kasama. So, we have so much more na varieties nito, but they are sold out. This is the stock room. Ayan, ito lahat yon. The stocks are here. Ayan, yung mga pieces lang ng stocks. Mga mugs, pots, everything. Dati, sa house to lahat. Like, imagine, yung house namin punong-punong-puno ng ganito. So, parang hindi na namin kaya. That's why, nung nag-close yung school, talagang we decided na, okay, let's go. Doon na tayo sa school. Kasi parang walang boundary yung work. Yung mga decors sa baba, ito yung mga boxes nila. So, I name them para hindi ko makalimutan, para pag magpapack, they are safe. Ito, meron tayong mga pots like these. Ito, they are my favorite. Super cute. Ayan sila, they are color pink. Mga ganyan yung items natin dito. Usually kasi, isa lang yung mga binababa ko. And then the rest, kapag may kapareha, nandito na sila lahat. We also have here yung mga mushroom. Super daming mga Halloween decor. Ayan, I didn't really know na it's a thing here in the Philippines na nagde-decor ng Halloween. So, pag talaga Halloween season, October, ganyan, ang dami na nag-hoard pumpkins, everything. So, parang ko, ah, it's a thing pala here in the Philippines na parang kapag Halloween talagang nagde-decor. So, yung mga ganito, super benta. And then, we have the dinosaur mugs, yung mga 3D mugs, they are decorative. Ito yung mabenta talaga. Which is, you can't find this sa mga parang store somewhere. You know, it's really hard to find this one. This one naman, ito, we have the little pots and then the open candy bowls. Ayan, super daming blacks and then the pots, ganun. Sometimes then, we ask them pag nakikita na namin yung bill nila. If it's too many, sinasabi namin or we're asking them if reseller ba sila kasi super dami. And then, they're saying na, yes, na parang na-inspired ako sa'yo, parang it's really nice to see you na nagbo-boom pala yung ganyang business. So, they're trying also na parang itry nila na i-resell sa amin. So, yung mga ganitong items, like bibila sila, like for samples. Ayan, mga sea creatures, ganyan, na mga ceramics. Since kasi parang hindi din kasi masyadong madami kang mapagkukunan ng mga ganitong home decor na ceramics. So, ayun, sasabihin lang nila, I'm trying to resell, ganon, and everything is nice pala, okay naman pala, lalo na in the province side. So, ayun, okay din siya as resell. So, happy din kami kasi natutuwa sila na nabebenta nila and kumikita din sila. And we can help them also, and they can help us. About the prices sa mga resellers, we also sell yung mga bundles like per box. Ayan, yung mga boxes namin are really big, like this high. And then, yung parang kitad nila is ganun. Parang Marlboro box na malaki. Ganun yung size doon, like random ceramic items. If gusto nyong puro Christmas, meron. Pero if gusto nyong home decor, they're really random. So, ang mangyayari doon is kayo na bahala mag-price. It's just one price for one box. They are ranging from 9K to 12. Depende sa laman ng items. Kasi talagang may mga items na malalaki. So, it really depends. Sa Christmas, sa home decor, it really depends. So, parang meron din some, meron if maliliit. They are ranging naman from 7 to 8. Ganon. Ayan, on this side naman, ayan, meron tayong isang room pa here. So, lahat ng nakalagay dun sa kabila, ayan, naka-display dito. All of the pots, yung mga sample ng pots, all are here. All are ceramics. Ayan, yung mga pots and vases. And then we have the rabbit section right here. Ayan, they are all ceramics, yung mga canisters, everything.
Ayan, and then some vases pa here sa floor. Ayan, yung mga extra na ceramics namin or extra items, dito na lang namin nilalagay. But I really make sure na kapag yung mga items yung na sobra is nilalagay dito para pag umakit yung customer, syempre mas makaka-view sila ng maayos. Ayan, we also have the lamps. Super random ng mga items namin. We have the wall decors, and then meron din malalaki, may maliliit. So it's really random kung ano talaga yung parang feel ko na magbo-boom. Yung mga Buddha, yung mga pampaswerte for lucky items, yung mga Petra Arowana, money tree, food dog, ganyan. Everything is here. And then this one naman yung mga mugs, bowls, everything. Ayan, so super dami. Kahit ayusin namin siya ng 100 times, talagang ganyan siya. Ayan, about naman sa puhunan, we started last year about 6,000 pesos lang. If you're trying to do this business, I think initial puhunan, it can be, since per boxes naman are 9K, you can start at that, mga around 9-10K. So, from 6,000, I can say na lumalaki na siya from per month. I think six digits na siya per month. And I'm really, really happy. I'm so blessed. Kasi, pag naalala ko yon, pag sinasabi sa akin, or parang after the live, even if you are pagod, parang isipin mo na lang, last year, kapag nagla-live ako, 5 viewers pa lang, or 3-4, grabe, my heart is pounding kasi nahihiya ako, ganon. Parang nagsistart na ako kasi ayoko sila mawala. Pero now, sobrang blessed ko na parang I didn't even know na deep na parang mapupunta ako sa ganito. If yung pupuhunan kayo dito, I think 20 to 30%. Depende sa inyo kasi kayo yung magpapatong. Pero I think the best price is 20 to 30% yung ipapatong nyo sa per item. Ganyan, 20 to 30. With this whole ceramica thing, ngayon, nakakabayad na kami ng bills. Like, lahat dito kami kumukuha ng income. Everything na we have, nasusustain niya. This room naman, dito lahat yung mga namamine. Ayan, as you can see, they are per crate. Ayan. So, dito din kami nag-o-open pag bagong item. Like this one, ayan si Ate Abby, siya yung nag-help sa akin. So, kapag nag-open yan, ito yung mga malalaking Christmas items. Ayan, so after this, we open everything and then pinaprice namin siya. And then, it goes dun sa teaser, dun sa kabilang kwarto. Ayan, so we have this, ito yung mga Santa like this one. Ayan, super lalaki nito. We have the Santa chain as well. Ayan yung mga ganyan. One of our best seller itong malalaki kasi bihira yung mga ganyan na terracotta. Usually they are fiber resin. So yung mga ganyan, super dami niyan. Ayan, this one. So syempre, malalaki yung item. So parang few pieces lang yung nasa box. Ayan, but yung mga Marlboro boxes, yung mga maliliit na item, usually they are ranging from 30 to 35 items. Ayan, mga ganyan sila. Sa isang box ito, they are ranging from 6K to 8K. Depende sa laman talaga. Depende sa dami. Ganun din. Same as sa mga home decors, everything. So, depende sa laman, depende sa laki, and dami. Depende sa laki ng box. So, per piece, they are ranging, since malalaki siya, syempre, we opt to sama na din yung mga costing sa mga bubble wraps, sa mga free delivery, ganyan, sa mga shipping, bubble wraps, and then sa mga Jaryo packing tape. So, this one, for example, this one, this is ranging from, I think, 1.5. Depende din kasi sa laki, sa bigat, and yung quality din ng item. Ayan, this is, I think, mga 1.5 yung mga, this is 17 inches tall. Pag dumating yung box from our supplier, talagang wala siyang bubble wrap, walang newspaper, anything. So, sometimes kasi it damaged sa transport, di mo din masabi. Pero kasi kami, we take the risk na lang para, kasi kita naman namin yung items na magaganda sila.
Pero kapag na-damage, kami din nagre-reto ko nun. Pag kunwari, nabali yung ganito dahil sa transport, ganun, wala kaming magagawa dun. Yes, wala silang bubble wrap. Nanggagaling sa China na walang bubble wrap. Like, sobrang galing kasi, like this one, wala naman siyang basag. Kaya din kami nagpo-push through sa mga ganito kasi sometimes may basag, sometimes wala, pero in goods yung mga items. We've been here na sa LiveCell for almost 2 years, so parang ang dami na din. Ang dami na din, na parang sometimes, hindi mo na talaga siya maayos. So parang, you say bye-bye na lang to the item. So wala, ganun talaga, babawiin mo na lang siya sa iba. Okay. So if you wanted to start your business like this, you can get it from us. Kasi kapag ganito, lalo na if you're from Metro Manila, mas mababa namin mabibigay yung prices kasi we don't have to add the costings for the shipping so much. Kasi syempre, kapag sa outside Metro Manila, we have to use bubble wraps, everything, packing tape, and Jaryo. So this one naman, ito, we can do yung mga ganito sa mga resellers namin here in Manila. We can do ano lang, shipping, lalamove lang, like sedan lang, and that's okay na. And then sometimes, maraming customers na, minsan from Laguna, Pangasinan, sila pa mismo yung nagpipick up para makita yung mga items itself, and then mas may nadadagdag pa sila. So yun, yung mga resellers namin, mas pumupunta pa dito para at least nakikita nila yung actual item, makikita nila, makukost nila kung magkano nila mabibenta, if it's saleable or not. Ayun, so ganun yung ginagawa. So, ang ginagawa natin is kapag per box yung bibili nyo, you cannot choose. Pero kapag pieces, you can. Ganon, if bundle, whatever is inside the box, maski kung basag yan from transport, ganun talaga siya. Kasi although kami naman, from experience, kahit from transport may nabasag, malaki pa din yung kita mo. Malaki pa din siya. So, ayun. Lalo na kapag na-fix mo siya ng maayos, yung mga like, basag na tenga, ganun. Meron kaming tauhan din for that. Yung mga talagang nag-aayos. And pulido sila mag-ayos. If bibili po kayo, it's never been open, so talagang it's fresh. So talagang walang bawas doon, walang kulang. It's always puno from bottom to top, puno po yun. We also tried sourcing yung from talagang direct China talaga. We find it super hassle kasi na sometimes English, pero hindi mo masabi sa kanila yung point mo talaga. Parang ang dami mong pang kailangang sabihin, ang daming pictures, ganyan, ang daming instructions, pero still, talagang may language barrier. Hindi naman ibig sabihin na they don't get the point. And I understand that kasi talagang ganun eh. And we're just trying then. That time, tinatry din naman namin, so kahit mahirap, sige, go. And then, may mga times na, let's say, kumukuha kami doon like 3 digits din. Tapos, may nangyari sa amin, yung first 2 shippings namin is okay, pero the last one, parang gumastos kami mga 6 digits and then half of the items hindi dumating sa amin. It's a lost cause, so parang hindi na lang kami umulit. Parang na-trauma na din kami. So, it's easier kasi na yung supplier namin is may makikita kami na dito na lang sa Philippines. Like, kahit malayo, okay lang. It's really okay for us kasi mas okay pa din na within Philippines lang kayo nag-uusap kasi iba eh. Although meron mga cargos na from China to here, okay din. Pero, ba't pa kami kukuha doon sa sobrang layo where we can get it here naman. Hindi na lang namin na-hassle yung sarili namin na parang talagang makipag-usap. Like, iba din kasi yung time nila sa time natin. So, kailangan pag ganitong time, kailangan gising ako kasi doon lang sila nag-reply kasi mga ano din naman sila, employee din sila. So, nag-operate sila sa office hours nila. So, kailangan talaga abulin ko. May mga times pa na parang isang balikan lang namin ng message, isang chat niya, isang chat ko in 1 day lang. So, parang sobrang hirap. Sabi ko, let's save all the hassle. So, dito na lang tayo kumuha. Mas hindi pa, mas convenient. It's very convenient for us na parang order mo to, nandiyan na ulit the next 2 days or next day. And another thing pa, if you get kasi sa China, you would really consider, yun nga yung mga Transportify, everything, yung mga CBM, lalo na kapag madami kang nakuha, ganun din. The shipping, parang pag bumili ka dito, medyo mahal ng onte, sa China, medyo mura ng onte, but considering yung mga ibang
ano mo, ibang gastos mo, it's parang ganun din. So, ayun siya. So, dito na lang talaga kami nagstay. So, after namin buksan yung box, lahat pinapadala namin dito and we arrange it na ganito siya. So, I make sure na yung smaller pieces is nasa harap, yung mga magaganda, talagang fine-flex namin yan. Kasi, yung mga customer namin, talagang mabusisi sila na alam na nila na kapag nag-post ako ng teaser, titignan nila isa-isa. Nag-check sila if may kukunin ba sila, if may aabangan. So, very important yung teaser para ma-hype din yung customer mo. Ayun, makikita mo din yung engagement ng customer mo doon, if mabenta ba yung mga ganyan, like let's say mga white Christmas, yung mga red Christmas, or mga garden, Halloween decor, makikita mo. Doon mo din makikita sa teaser lang na yon na okay pala siya, gusto pala siya ng customer, gusto pala siya ng audience mo. So, it's nice to have a teaser also. And every live namin yun ginagawa. So, like for example, ganyan na siya. Yung gusto kasing teaser, clean white lang. So, white lang yung table, white yung background. I make sure na everything is polished before ko siya i-publish kasi I want them na to see na it's yung mga colors are really nice. So, ganyan na sila. After this, ito na mismo yung ipopublish ko as teaser. So, usually per live, I have 3 to 5 teasers. Minsan, 3 to 6 pa. 7 is the max na teaser ko kasi sometimes hindi na din ako nag-o-op sa 5 pataas na teaser. Mas okay mga 4 lang kasi pag masyadong madaming pictures, hindi na nila masyado mafo-focus yung tingin nila. Like, titingnan lang nila. Pero kapag onti lang kasi, talagang mazo-zoom nila isa-isa. Good evening, mga madam! Hello, hello! Good evening po! And sa mga new miners, don't forget to send your details, name, address, and contact number. Mine today, pay tomorrow. Let me know what you want me to flex. Baka may mga nakita kayo sa teaser. We also have mga home decors. Meron din tayo mga Santas, Buddhas, mga angels, mga canister plates. Let me know what you want me to flex first para mauna natin yun. Ayan. Ayan, start tayo sa mga small items dito sa harap. This one, ito meron tayong mousse. Ayan. Code nyo lang dito, mousse. This is 200. And then, meron yung partner na Santa. Ayan. This one, code nyo lang dito, mousse or Santa. That's 200 each. Mousse 200 and Santa 200. Make sure po, code plus price para hindi tayo magulo. And then, make sure to screenshot the items that you like para din alam nyo yung mga items na namamine ninyo and then kindly send it to us after the live. And then next naman, ito meron tayong nakaupong Santa dito. Code nyo lang dito upo. This is 300 pesos na lang. Ayan, this one, this is really nice. And then yung height nito, this is 5.5 inches tall. Ayan, 5.5 inches tall for this. Code nyo lang dito, Santa for 320. Ayan, next naman ito, meron tayo yung mga ganitong Santas. Ayan. Ayan, this one, code nyo lang dito Santa, but declare ko lang, meron tong issue here. Ayan, but nasa likod naman, free tea light na to since may tea light slot. This is for only 180 na lang, hindi naman pansinin yung sa likod. This is 180, code nyo lang dito, issue 180 for this. Ayan, this is 8.5 inches tall or 9? Ayan, 9 inches tall. Code nyo lang dito, issue 180. Ayan, yung mga bigger items natin. We also have, ganyan siya. This is 17 inches tall for only 1,500. Code nyo lang dito, XL15. And then, ito yung details. This is everything. May ilaw siya. Ayan. And then the details. Super cute nito. Code nyo lang dito, XL15.
Ayan. Sa life naman, the most important things that you should remember is dapat hindi ka masungit. And minsan you should be jolly, dapat malakas yung boses mo. Sa akin kasi, okay lang sa akin yung medyo kwela. Ganon, that's why yung customers love me na parang, ayan na naman, budol ka na naman, ganyan. Yung parang ganon, I'm happy with that, that they're interacting with the life. Hindi lang yung parang for your mind, ganyan. Hindi lang mind, ganyan. Yung parang yung relationship mo also grows. Mga first things na ginagawa ko sa live, I make sure na before they mine sa live, they send the details. If you're legit na buyer, you will send the details talaga. Sometimes, may mga nakakalimot. Sometimes, hindi nila alam kung paano mag-send. But that's okay. You really compromise. If you tell me na ako na lang mag-reach sa'yo, sige, ako na lang po. Ganun sasabihin ko. Ako na lang po mag-message sa inyo. Ganun. Customer is always right na parang if may favor sila sa'yo, you will do it. Doon mo makukuha yung loob nila. As well as your shop. Yun yung parang mabait yung shop na to eh. Ganun. Na parang ang ganda ng item. Tapos parang ang sakin kasi, it's not just the items that you have to love. Sa live din, malaki yung table ko pero yung mga items is all over the place. You should be mindful sa sinasabi mo. Kunwari, yung price mo is 200. Tapos sa next flex mo, masabi mo 250. So parang, sala, akala ko po 200. May mga nangyayari sa akin na ganun kasi makakalimutin talaga ako. Like, sabi ko, oh sorry, 200 pala. Sorry po, ganyan. Sometimes, ang ginagawa ko, sige po, 180 na lang. Kasi nga, sorry. Yun, parang sorry, 180. Sige, 180 na lang, ganun. Siyempre, as a live seller, as a business owner, yung mga ganitong kinds of business, small business, hindi din may iwasan yung mga tao na magmamine lang and then parang they leave you hanging na parang ang laki nung kinuha and then after few days, hindi yung paparamdam. And umabot siya ng 30,000 pesos na namin. Nagbayad siya, I think, 5,000 lang. Pero as time goes by, umabot siya ng 6 months na nasa amin. And then sabi namin, sige, ship na lang. Kasi nasasayang yung items. And yung buhay ng live selling, parang hindi siya joke. Dati, hindi ko siya maintindihan na parang ano, sinasabi ng mga ibang live selling or yung mga sellers, nakikita ko kapag may bogus na parang hindi biro ang live selling, which is true. Na naiintindihan ko talaga yon. Kaya sometimes, kapag may mga rants sa Facebook, naiintindihan ko. Kasi nga, it's really hard. Na parang 3 hours ka, minsan 6 hours ako nagla-live. Mahirap talaga. Pero, although hard work pays off talaga, pero hindi mo talaga makokontrol lahat ng tao. So you should be humble. You should be very patient sa mga customers. You also have to be strict at the same time kasi hindi naman pwede na lagi ka lang, okay po, kasi if nasanay sila sa ganun, ikaw din yung mahihirapan and ikaw din yung matitengkahan ng item. So, you have to be strict at the same time, pero mabait. Yung, you know, you always watch your words kung ano yung mga sinasabi mo kasi syempre, customer mo yan eh. Every day, I live for about 3 hours, 3 to 4 on a weekday, max na yung 4 hours. Depende, if nakikita ko na madami pang nanonood, maraming sales. Doon ako nag-go pa. I usually start 8 p.m. So we're just 8 to 10:30, 8 to 11. After the live, ito yung mga naka-create na yan, pre-name, ayan, yung mga sinusort, ganyan kasi everything kasi has to be sorted kasi one item lang na mawala, everything, kailangan yan halughugin. Kahit maliit or isang item talaga hahalughugin. Kaya dapat you have to be careful when sorting. Ayan, may mga names yan. As much as possible, gusto ko dati one name per crate. Pero sabi kasi nung mom ko, kailangan if isa, sometimes kasi two items lang inside the crate, tas one person lang. Mas madaling maghanap doon. But ngayon, we have to be really tipid from the crates kasi nagagamit lahat. So, ayun, minsan 3 persons, ayan. Dati, it used to be like this high yung mga crates, like lahat yan punong-puno, tas ganito katataas. Pero now, thankfully, napapack na din sila. This one, may mga name tags na yan, may mga tags na yan, and then that one naman, ito lang yung stocks for the Christmas, yung mga mugs, bowls, Santas, kasi hindi na namin siya hinahalo. Kasi mahirap if iakit pa namin and then parang panaog siya. So, ayan, nakasort na siya per box. Every item nakasort na. So, for example, this one, yung crate na to contains 3 people, yung na mine.
like this one. So, we have the invoices kasi. Meron kaming parang invoice or parang yung resibo sa lahat ng nagmamine after the live. Sinesend namin yun agad sa kanila. And then, binibase namin siya. Like, for example, meron tayo dito ganitong canister and then may pangalan siya. So, dun namin i-check if dun sa resibo may ganitong code like set 8 and 800 2 pieces. If tama, then yun yung kukunin namin. Kasi kapag nawala ng item, ang namang problema si mommy. Kasi siya yung in charge of shipping kasi hindi naman namin siya masiship if kulang yung item. So, like for example, this one, kahit yung takip niya, mawala. Lahat yan, lahat ng crate namin, hahalughugin isa-isa, hanapin niyo yung ganito. So, kailangan ganun. So, we really base on the invoice. Like, for example, itong item na to, and then yung code niya is Santa, and wala sa Santa 800 yung price. If wala siya sa invoice, we would message the customer na, did you get this po? Do you want this pa? Kasi hindi namin na-invoice. So, they are really, ano, meron ding mga parang instances na ganun nangyayari na hindi pala na-invoice, nakalimutan mag-invoice. Pero still, the customer will decide if kukunin pa nila since naka-pay na, ganun, gusto nilang i-add. So, this one, kunwari, isa lang yung name, Sharon A lang, siya lang yun nandyan. Ayan. But sometimes, mas okay if marami sila, para nga daw yung space is na kikip din. This is what our invoice looks like. Ayan. So, dito, sinusulat ko, like, binabanggit sa akin ni mommy kung ano yung nakuha ni ganito. And then, after that, isa-send ko sila isa-isa sa mga miners. Kung ano yung nandito, yun lang yung binayaran nila. Yun yung binayaran. So, kapag complete, yun, complete. Pero there are really times na sabihin ni Ate Abby na, ma'am, ito, wala tong ganito sa invoice. So, we will ask the customer, do you still want this, ma'am? If gusto nila, and then they will pay. Kapag kunwari, this one, this bunch na to, na mine ng person A, and then after ma-invoice, si Ate Abby, ang ginagawa niya, nilalagay niya sa crate, and it goes to dun sa mga crate na nakapangalan. If bago kang miner, gagawin ka namin ng bagong crate or bagong paper. If luma kang miner, meron ka namang designated crate. Like, dun ilalagay din. So, ganun. Dapat sama-sama. If masyado nang madami sa isang crate, iiwalay na siya. Ayan, so in terms of packing naman, ganyan yung packing namin. So ito, after ma-check ni mommy and ni Ate Abby na complete na siya. So ito na yung ipapack ni Kuya Philip. Una, ginajaryo niya muna. Super kapal na jaryo yung inaabot nung ganyang items lang. Basta, we make sure na it's safe. Many customers commend our packing kasi it's not just the items. Talagang ginagastasan namin yung packing, ganyan, para happy yung customers. So, yung mga bubble wraps nito, let's say, meron kaming full roll na ganito, nakakapal. 6 pieces na ganito. This will last us for, I think, 1.5 week lang or 2 weeks. Imagine, kasi super kapal namin mag-bubble wrap. Pag mga shipping, it's important na talagang hindi lang siya bara-bara na process. It's the crucial part. Kasi if ma-mine siya sa live, pero it's basag naman, wala din. Nagandahan nga sila, pero basag. Wala din. Kaya this is the crucial part. Yung mga newspaper, nakakagastos kami ng 4,000 pesos. Newspaper lang. Sobrang mahal ng newspaper kasi Korean newspaper na yung binibili namin kasi wala nang Filipino newspaper dito. Hindi na sila nag-i-issue masyado. Mga tabloids na lang, eh that's too small for the items. A newspaper, talagang most of them are imports kaya mas mahal. Kaya kailangan din kinocosting namin ng maayos. Ayan, this one, ito yung mga parang peanuts. So, since meron siyang tusok, lalagyan natin siya ng ganyan. You have to be very resourceful, lalo na yung sa mga ganyan. We do our everything para lang hindi maputol or hindi mo alam kung anong gagawin ng courier, ibabagsak, babalibag. Ayan, so this one naman, ito, yung mga ganito, very intricate yung designs niya. So, talagang saying sa packaging, sa packing tape natin, it's 55 pesos per roll. Pero sa ganyan pa lang na item, minsan 1/4 ng roll mauubos. Minsan ganun pa lang. So, sobrang lakas ng packing tape,
bubble wrap, na mga plastic, everything. Kaya we have to be very resourceful sa mga boxes na yan, hindi namin tinatapon kasi minsan yun yung nagagamit nila for the heads, for the hands. So, ganon. Yung mga ganito, ito na yung mga na-pack namin. So, yung packing namin, it's ranging from 10 to 20 packages a day, depende kung gaano kadami. Like for this one, yung mga ganito, saying, 4 items lang to, minsan 6 lang, ganun. Ganito kalaking box where 6 items lang, it's because of the packaging. It's because makapal yung bubble wrap and we make it secure. Na parang dati nainis pa ako kasi ayoko nung may mga tatak. Kasi ang pinaka-important sa akin is yung branding. Branding ng Ceramica Manila, I want them to feel na it's a high-class na shop. So, dati I'm really parang iniisip ko kung bibili ba ako ng mga made na cartons, ganyan. Yung mga walang tatak, pero it's super mahal. Like, yung mga ganitong size lang, 20 pesos na. And hindi namin kaya yon. So, this one, meron din kami yung iba na hihingi ni Kuya sa mga Ever or sa mga supermarket, sa tindahan, sa palengke, yon. Talagang, yung parang you'll never know na parang kung saan ka makakamura, right? Yun na lang talaga, kung saan ka makakamura, hindi ka naaarte doon. For the Buddha naman, ayan, sobrang dami ng nagagamit na bubble wrap na yan kasi that's not enough yung dalawang ikot, tatlo. Kasi nire-report din namin sa kanila na, nabasag si ganyan, nabasag yung ganito. Although, if nare-report namin sa kanila, hindi namin binabawas sa pay nila. Kasi syempre, hindi mo din sila masisisi kasi sobrang secure na. Pero makikita ko pa din, pag naka-create lalo, pag feeling nila secure, mas lalo nilang ibabagsak, ibabato, iahagis. So, minsan, yung mga customer namin nag-unbox. And then, papakita nila sa amin na, Ma'am, grabe, sobrang yung packing mo, napuno na yung buong sala ko, ganito yung kapuno, tas eto lang items. Super thank you for packing the items well. Mas okay sa amin na, sige na, kalat nyo na yan. Pero parang deep inside us, parang, pwede bang ship back nyo na lang ulit yung mga Jaryo and bubble wraps, kasi sobrang sayang. Sa amin, parang, it's a gold. Parang ano yun eh, ginto yun, yung mga bubble wrap, Jaryo, ayan. Dati kasi parang iniisip ko yung eco-friendly na bubble wraps. But in the case kasi eco-friendly pero hindi bulsa friendly. It's super mahal. Lalo na it's papel. Papel din naman siya. So it's like newspaper. For us, hindi din naman siya mahirap na marami kaming parter couriers. Kasi syempre at first medyo mahirap, medyo nakakalito. Pero as time goes by, nasanay na. Na natututo na din kami on our own mistakes na kapag may maling na ship, may nangyari na ganun na nagsabi yung isang company na magsiship sila sa ganito pero hindi pala. So, ang ano doon is kailangan magbayad ni customer ng parang 500 pesos for them to ship it sa place. So, parang sa akin, hindi magbabayad si customer ng 500 pesos, another 500 pesos for the shipping. Kasi parang kami nahihiya din na parang bakit ganun bigla. So ngayon, we really check everything, flash, ganun. Kaya ngayon, nilalagyan na namin ng box. If flash siya, if J&T, Go-Go, or South Seas, may mga ganyan. So ayun, talagang matututo ka na lang through experience. Parang talagang, there's a first time for everything. So talagang pag may mali, talagang magsasorry ka and you need to be humble. And so this one, nagpipick up na yung mga nabalot, everything. Si Kuya yung nagpipick up namin yung Go-Go Express. Ayan, dyan sa L3 na yan. Ayan, sige, lahat yan. Ayan, napapack nila in a day. Depende kasi sa item, 10 to 15. Depende yung dami sa isang tao. Depende, like for example, 30 items yung nakuha nila. So, ganyan kalalaki yung boxes. Minsan, 2 items lang. So, maliit lang. So, ayun. Super, iba-iba sila ng shipping fee. It really depends. Shipping fees are ranging from 250 minimum. Ano na yun? Outside Metro Manila. Thank you, Kuya. Ayan. So, yan. Yung mga ganyan. Later, yung iba bukas papipick upin. Yung iba mamayang hapon. So, ayan. Lahat yan. Napapack namin. And then, ayan. Super dami pang kailangan i-ship. Businesses naman, like this, hindi naman siya 100% smooth. So, nababasagan din kami. But, what we're proud of kasi is, kapag nabasagan ka, we
give you refund. Na papalitan namin yung items na nabasag. If nabasag ulit yun, papalitan namin yun. So, hindi masasayang yung pera nyo. Kasi some cases, for sure, some sellers, pag nabasag, it's either 50%, 20%, or sorry, minsan di na. Parang we're proud of that na. Na hindi masasayang yung pera nyo and you don't have to worry if mabasag yan. Papalitan namin siya, although yung packing namin are super duper secure. Talagang sometimes may mga customer kami na nag-opt for crates. Ayan, yung mga ganito. Kine-crates namin, we have the bubble wraps, yung mga ganitong air columns. Ginaganyan namin, not just box. Super kapal yan sa loob. Ito yung mga crates namin. Ayan. Ino-offer namin to if gusto nilang crates. Okay lang, pero expensive yun. It's 180 per crate. Ayan. So, this one, ito, at least mas safe yan. Yung mga air columns. Siyempre, sometimes, hindi talaga may iwasan malugit. Customer is always right. And gusto namin na happy yung customer. Hindi namin siya iniiwanan ng malungkot or parang devastated kasi nabasag. And hindi namin siya iniiwan na sayang yung pera ko, ganon. Hindi namin siya iniiwan ng ganon. So, if malugi kami, like let's say 300, 400, okay lang yung lugi na yun, basta bumalik siya soon. For sure. May iba kasing ganun eh, babalik sila, or sasabihin nila yung friend nila, uy, meron akong ganitong shop, kahit mabasag, okay lang. So parang, yun kasi yung catch doon. Yun yung pinapa-catch namin eh. Na, if mabasagan ka, it's not to worry about. Kasi, hindi masasayang yung pera mo. Ganun. So, sila po, parang pinapapili ko pa sila, ano po yung gusto nyong kapalit? Or if meron pang ganung item, yun yung pinapapalit ko. Ang gagawin lang namin is magmamark up sa iba or we'll let it go. We'll let it go talaga. Parang hindi na namin siya sobrang big deal kasi kapag minark up pa namin sometimes na sobrang taas, sometimes matatenga lang yung item. So, we'll let it go. Ito, yung mga nandito sa box. Ito yung mga nasisira, like for this, ayan, this is a lost cause, wala na to, so tapo na yan. Wala kaming magagawa dyan. Ayan, yung mga ganito, like this one, ayan, mga ganyan. Some pinipaint, pero dine-declare namin sa live if gusto nyo, but for a very low price na. So, let's go naman here to our stockroom / recovery room. Recovery room kasi nga, since yung mga bundles natin and dumadating sa amin is walang bubble wraps mostly or one layer lang ng bubble wraps, hindi mo talaga may iwasan, may magkaskasan, may mabasag. So, for this, example yung mga ganyan, like this one, si Joseph to, sa mga Belen, putol yung kamay. So, chine-check namin is if maayos ba siya. Ayan. If madidikit siya ng maayos, we have the special glue. Like this one. For example, ito. Yung kamay nito, chine-check namin if madidikit. So, yan madidikit. But as you can see, ang dami niyang gaps. Ang dami niyang gaps and hindi siya as new. So, yung ganito, nilalagay namin is putty. We use putty. May tao kami for that. Para usually, parang sinasanay na namin siya sa mga retoke, ganyan. Kasi syempre, we still declare them as may issue kapag sa live. But, mas gusto namin syempre na makikita nila na may issue pero parang wala. So, at least nakita nila na okay siya. Okay pa din siya. Madi-display. And for example, this one, hindi may iwasan na may magkaskasan sa box ng mga ganyan. Ayan, so, sometimes, all I do is you get the nail polish. And then, sometimes kasi hindi sobrang kakulay. But, at least, we declare them. Ayan, ganyan siya. At least we declare them. Ayan. Medyo you have to blend. Ayan. So, yan, medyo blended na siya. Meron pang mga patches here. So, ito, antayin na lang natin matuyo. You know, it's not super nice na pagkakaretoke. But, minsan pa nga, ito yung mga mabenta sa amin kasi it's mura, pero naayos naman din. Kasi, it's really minimal. Minimal lang yung issue niya, ganyan. Ayan. Pag natuyo siya, konting scrub lang, and then mas okay. So, this one, hindi mo na siya mapapansin na may patch dyan. Kasi nag-blend na siya carefully. Ayan. Pero still, we declare. Wala talaga akong ginagawa.
mag-picture ako ng item and then ipopost ko. And then, ina-advertise ko siya. Ina-advertise ko siya para through that advertisement, it's either makakuha ka ng lumang miner mo na gusto yung item na yun para mawala dito, para mabenta, or makakakuha ka ng bagong miner na malakas kumuha, or basta bagong miner. You know, yung mga customers, kapag kunwari, they are really days na feeling mo wala kang benta. Ganun talaga siya. It's never lagi kang nasa taas. Just keep going. And on third day, first, second, third day, wala kang benta. Pero on your fourth day, dun. Alam mo yun? They always say, God will always provide. And it's true. Totoo yun. If titigil ka, hindi ka umabot sa fourth day, di mo makukuha yung sales na gusto mo. Ganun lang talaga. Yung parang go ka lang ng go. Dati, 30 minutes, napapagod ako kasi walang nagmamine eh. Nung first ko pa lang, nung una-una ko pa lang. Pero now, parang looking back, I'm super thankful kasi yung mom ko always supports me ganyan, na parang go lang ng go, ganyan. So kahit walang nagmamine, okay lang. Through that, nakikilala yung Ceramica na everyday ito nagli-live. So it's legit and maganda yung item. So doon talaga, doon siya na-establish. For me, yes, I see Ceramica Manila a success story. Although, wala pa kami doon talaga sa kung saan namin gusto pumunta. But still, we can see the progress. We can see the shop growing. Talagang from start talaga. Nag-start talaga siya from scratch. Kasi wala kaming experience sa mga live sales, sa mga ship ng ganyang kadami. So, I can say na it's a success story kasi we keep on going. I see myself in the next 5 years controlling yung ganitong business, operating this business, and hindi lang ito yung gusto kong gawin. Kumbaga, I see this business expanding hindi lang sa mga Christmas decor, home decor, but I can see this expanding kasama sa mga plates, sa mga, basta everything. Parang minsan, I doubt myself also, but mas malaki ka pa sa iniisip mo. Ang tingin mo sa sarili mo, liit, pero hindi mo nakikita yung mga accomplishments, which is true. Tayo, hindi natin nakikita yung sarili natin accomplishments, but it's there. So you really, really have to cling on it. Based on my experience, yung mga natutunan ko pa about this is mag-handle ng pera. Ako talaga, personally, sobrang gastos ko. Like, maintenance sa sarili. Parang sobra. Ang laki. Ang dami kong gustong gawin. Ang dami kong gustong puntahan. Mahilig ako mag-shopping. Everything. Kasi ako, my goal here is, if ganun yung ano ko, yung maintenance ko, then I should aim high. Hindi ko bababaan yung standards ko kasi ganito yung kita ko. Parang, I would not set my standards low, pero yung aim ko, yun yung tataasan ko para I can afford. Pag ako ngayon, titingin ang isang damit and I see it's parang 800 or 600 alam ko sa sarili ko na parang may mga holdbacks na ako. Kasi dati wala. That's what I learned from this na since nakikita ko yung pasok ng pera, alam mo yun, mahirap kumita ng pera. So, alam mo yun, kailangan ipunin mo na. So, ngayon, it's more of you keep the money muna or you don't keep the money, you just invest it to something else. Tip ko naman when it comes to business, since I'm at 23, ito yung parang sinasabi nilang peak. So, ito yung mga times na nag-enjoy ka, yung talagang you can do everything. Ganon, yung parang you can go to places, ganon. You know, parang sinasabi din sa akin nung boyfriend ko na, kasi he's into business din. Sinasabi niya lagi sa akin, yung pera na iipon yan, pero yung experience mo, 23 ka na. So parang you have to experience life to the fullest. Kung gusto mo, kikitain mo ulit yan. Parang ako, sometimes it's all about parang, sometimes it's YOLO, but sometimes you have to hold back. Ayun, ganon. Yung tip ko lang din to mga business owner na parang bata, you don't really go hard on yourself.
kapag kunwari wala kang benta, kasi sometimes I do that also, na parang tatlong araw na wala pa, ano ba to, na parang may bali ba sa akin, na parang ano pa ba yung kailangan ko gawin, na parang sometimes you just have to wait, na parang kasi kung hindi ka maghihintay, walang mangyayari sa'yo. If sa tingin mo, ginagawa mo yung best mo, and wala pang mangyayari, well, you have to wait para magbunga yung ginagawa mo. Ayun, dun mo makikita na, ah, kaya pala walang benta sa ganito kasi bumawi naman pala tayo sa ganito. So, ganon. Yun lang. You always have to take a leap. Take a leap talaga na parang go out to your comfort zone. Kasi kapag hindi ka lalabas sa comfort zone mo, you'll just be in that circle lang na kung saan ka gumagalaw. Pero pag lumabas ka sa comfort zone mo, makikita mo na, ay, kaya ko pala to. Ganon. Kasi dati, I'm really not comfortable na mag-live. Kasi nahihiya ako eh. Pero ngayon, na nakikita ko na ganito na, well, dati naalala ko yung first ever na, diba, nagbenta ako dati ng makeup. First ever meet-up ko yun. Nahihiya ako lagi. Sinasabi ko, no meet-ups please. Ang dami nagsasabi sa akin, pwede mong meet-up. Sinasabi ko, no meet-ups please. Kanya. So, first ever na meet-up ko is in SM North. And, sinamahan ako ng dad ko noon. And then, after that, akala ko, ang dami kong iniisip na it could go wrong, ganun. Pero after that, wala pa 5 minutes, okay na. Na parang, yun lang pala yun, nag-overthink ka lang pala. Hindi pa nangyayari, so, huwag ka masyadong ano sa sarili mo. Yun lang yung sa akin. And that's from experience. I can experience it now. Sometimes, na-experience ko pa din siya, but, alam mo yun, pinipilit ko or sinasanay ko yung sarili ko na pag nararamdaman ko na to, okay, stop muna, huwag mo na isipin, ganyan. Kasi you're doing fine, you're doing really fine, and sinasabi din sa akin na, ano, na parang, huwag mo masyado isipin yan kasi yung iba nga, ganyan eh. Ganyan yung kinikita mo, na more problema ka. Pero yung iba, wala. Yung parang gano'n. Next year, ano naman tayo, mga plates. Or next year, mga pangbasa, pang mga dining na dining talaga. Kasi mga home decor kami. So, sinasabi ko, mga dining naman tayo for sure. Okay yun. Kasi since nasa ceramics na din tayo, sooner, my plan is to open an IG shop naman. Instead, you can like our page at Ceramica Manila, and you can also message us yung sa mga home decors, ayan, home decors, Christmas items, and you can also reach me at 0917-736-5814. Meron din tayong mga available na mga resellers bundle here in our shop. You can also visit us if you're here around Metro Manila. You can visit our physical shop here in Marulas, Valenzuela. Just make sure to message us before going. Yeah, thank you!